Nagawa po tayo ng peanut butter upang ipadala sa anak ko papuntang Dubai. Saan ko na pong magbusa at pagkatapos ko pong ilagay ang kanyang mga sangka ay pinaghiling ko na rin. Nagawa po tayo ng atsyara na dadalhin patung Dubai kasama ng peanut butter. Numpisa na po namin ang pagbabalat at paghihiwa ng mga sangkap at unti-unti na po namin inilagay ang mga sangkap at nang makuha na po ang tamang timpla ay inilagay na rin po namin ang papaya. Hintayin nyo na lang po ang susunod na video nito upang mapanood nyo po ang sunod-sunod na step process nito. At pagdating nga po ng aming tanghalian ay nagluto naman po kami ng munggo, daing at tinapa. At pagdating naman po ng hapon ay dumating ang aking panganay na may bit-bit na 2 kahong pizza. At syempre, video-video muna bago kumain para may mai-content sa Reels. Kawawa rin po yung mga nag-iintay na dahil gutom na. At kinabukasan nga po ay ibinote na po namin ang atsara. Ito po ay sinasadya namin na kinabukasan upang maging malinamnam ang lasa nito. Guys, nakabote na po ang aming atsara na dadalihin ang aking anak sa Dubai. Magbabote na po tayo ng peanut butter. At ayan nga po, hinalo-halo muna po natin at pagkatapos nga po ay inilagay na natin unti-unti sa mga garapon. Ito pong pagpipinat na to ay minana ko pa po sa magulang ko. Kaya naman, nang ako po ay magkapamilya na ay naging business ko rin po ito. At ang anak ko pong panganay, every time na uuwi siya ng Pinas ay nagdadala po siya ng peanut butter. Dahil hinahanap-hanap nila ang lasa ng amin sariling gawang peanut butter. At bukod po doon ay di namin siya ginagamitan ng preservatives at isa pa ay purong mani po ang aming ginagamit.